At kasama po natin ngayong gabi dito sa 24 Oras ang isa sa mga matagal na nakatrabaho ng ating hari ng komedya sa programang John and Marcia, si Evelyn Bontogon-Guerrero. Mas kilala siya at tatawagin natin siya ngayong gabi sa pangalan kung saan siya mas kilala, si Matutina. Magandang gabi sa'yo, Matutina. Good evening. Magandang gabi, Mike. Magandang gabi, Mel. Bago may labas yung check, eh. Checky ko, Mike. Okay. Kailan huli mong bisita kay Mang Dolphy? May pinag-usapan ba kayo? May nabanggit ba sa'yo? May nasabi ka naman ba sa kanya nung huli kayo nakita, Matutina? Kailan lang? Nakadalawang guesting ako sa kanyang Idol Wonderland. Mm-hmm. Sa 5. Mm-hmm. At sabi niya nga sa akin, "Uy, Mato, panay ang ratsyada mo, tama yan. Kasi alam mo ba, Mato, talented people will not run out of job." Kaya natutuwa ako dahil kinoconsider ako ni Tito Dolphy na katulad niya na matyaga. At saka, ayun nga, nakatutok ako sa aking trabaho. At Mike, Mel, I can't help but to compare Tito Dolphy and Kuya Germs kasi pareho silang mahal sa akin. At silang kauna-unahan na tumulong sa akin. Ako'y tumuntong sa telebisyon, sa pelikula, at bukod sa radio, no? Kasi kitang-kita mo naman, yung may similarity silang dalawa. Kuya Germs, maganda ito, narito ka, buhay ka pa, pero minamahal ka namin. Kasi kung mayroong Dolphy's Theater, bakit hindi natin malagyan dito sa GMA 7 ng Kuya Germs? Matutina. Napalayo ba? Tama ka. Araw-araw, gabi-gabi, pinagpupugayan na namin si Kuya Germs. Alam mo ba, ibig sabihin ng mga letrang GMA? Herman Moreno and Associates, ano ba? Okay. Ganito, Matutina. 17 taong kayo nagsama ni Mang Dolphy, si John Puruntong, John and Marcia. Yung sinabi mong yan ngayon lamang na pinaghahambing mo sila na may mga pakakahan tulad sila ni Kuya Germs. Paano pa si Dolphy, tinanong to ni Mel kanina kay Kuya Germs, paano ba si Mang Dolphy pag kayo-kayo lang at wala kayong take, ika nga ng direktoro, hindi bukas sa mga ilaw, hindi gumugulong ang mga kamera, kamusta siya sa likod o off camera kung tawagin? Tahimik lamang siya. Tahimik siya at maisa sa larawan ko si Tito Dolphy na matyaga, masipag, at may prinsipyong tao. At ganun din, tahimik siya, kalmado, pero disciplinarian. Para, lalo na sa kanyang mga co-workers, siguro at sa kanyang pamilya. Malambot na bang puso ni Mang Dolphy sa mga nangangailangan, lalo na yung mga kasama ninyo, natin, o ng iba sa media, at lalo na yung mga nasa larangan ng show business, pag may mga nangangailangan? Dalawa lang ang nakitaan ko niyan, Mike, na pinipilahan ng mga mahal, nagmamahal sa kanya, kahit na kaibigan, kahit na miron. Alam mo kung sino, si Tito Dolphy at si Kuya Germs. Makikita mo yan sa studio, paro at parito, mga humihingi ng tulong. Ganon din kay Kuya Germs, hindi nawawalan ng humihingi ng tulong at bukas ang kanyang palad sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Kung bibigyan ka namin ng pagkakataon, sana kung nandito pa si Mang Dolphy, bago, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Katulad ng sinasabi ni Tito Dolphy sa aming sitcom, at para din ito sa lahat ng mga televiewers natin, kaya ikaw Matu, o kaya ikaw Juan, o kaya ikaw kung sino pa man, magsumikap ka. Magsumikap ka! Para umunlad ang buhay mo nang hindi tayo palagi na lamang nangungutang sa ibang bansa! Maraming salamat, Evelyn Bontogon-Guerrero. Matutina, magandang gabi sa'yo.